Good morning mga ma'am, sir. Ito ginagamit ko yung Tamiya panel and accent color para gumawa ng wash sa ating armored Batman. Ito pinapahid ko na ngayon. Okay. Para mag-seep in yung mga yung liquid sa mga recessed areas. Yan. Isa to sa mga favorite na ano ko proseso. Pati sa mukha pwede na natin pahiran yun. Kasi matatanggal naman to eh. Using paint thinner. Yung paint thinner galing ano, acrylic. Galing sa hardware. Hindi na, wala namang special about it. Yan. Pahid lang. Ito na yung ano, ito na yung isa ko na pahiran. Ano siya? Yan. Kasi fried mode. Black talaga. Kasi natuyo na yung ano, yung panel line accent color. Ito naman, papahiran pa lang natin. Tapos gagawin natin dito, pag natuyo, kuha tayo ng thinner para i-brush off, i-wipe off yung mga excess para maiwan na lang yung mga yung paint dun sa recessed, most recessed areas ng armor. So para mas ano siya, mas weathered, di ba? So yun yung kaya tayo nagpapahid ng mga wash para magkaroon ng paint dun sa mga recessed areas. Ayan. Ito, tinanong nyo dito dun sa armor. Magsisip in siya. Ayan. Ayan. Tapos lalabas yung texture. Yun yung, ano, yun yung maganda rito. Lalabas yung mga details. Kaya don't worry kung lumampas. Ayan. Kasi mag-ano naman yan. Pwede naman matanggal yan. Pwede naman tayo mag-subtractive method. Eh. Ayan. So yun lang mga ma'am sir, no? Thank you very much for watching. Update ko kayo ulit kung ano na yung progress sa ating Armored Batman Battle Damage version. Nga pala, bago ako matapos, no, gumamit ako ng soldering iron para i-carve out itong mga ano, ito, yan, yung mga bullet wounds, scratches, scuffs, damage sa face, yan. Ano siya, mag-iingat kayo pag ginagamit yun kasi sobrang init nun. Papakita ko sa tutorial kung actually USB powered lang yun eh, nabili ko sa Shopee. Hindi naman siya pinaplug na sa outlet. Pero malakas pa rin. Nakakatunaw pa rin siya ng plastic. Kaya yun nga, ingat-ingat dahil sobrang init. Alright? So yan, balik tayo sa ano. Pabalikan ko kayo ulit sa stay tuned for more updates kasi next nito, wipe na natin to. Tapos wipe natin to using thinner. Tapos yung pinaka-favorite kong process is yung dry brushing para lumabas yung details ng armor. O para at saka para mas maging metallic yung look ng ano, ng armor niya. In that way, lalabas na yung mga battle damage talaga. Okay, thank you ma'am sir and see you in the next video.